Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is your boy Manu. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm from Glassstone Studio and also drummer of Inbuno Kodos. Today, magre-review tayo ng isa na namang gitara at sigurado ko nakita nyo na to. Ang gitarang to ay walang iba kundi ang gitara ni Mr. Pakoy ng Typecast. Months ago, nag-release ang D&D ng gitara ni Pakoy at bago pa ma-release ito, kating-kating na yung kamay ko na magkaroon ng copy nito. So days after ma-release ng gitara, sinigurado ko na makakuha ko ng isang kopya from D&D. In-order ko yung gitara online, tinulungan ako ni Mr. Renzo Sacro. Online lang namin ito lahat ginawa. Payment is bank transfer and then sinip nila ito. Payment ang lalamig. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Papakita ko sa inyo yung ilang footage ng gitaran to para makita natin kung gano'n siya kaganda. I am very proud about this guitar. Hindi lang dahil meron akong copy. Kung hindi, gawang Pilipino ito. Gawa dito sa atin. And gawa sa D&D. At bilang fan, at bilang isang Pilipino, sobrang nakaka-proud na meron tayong ganito. So guys, ito yung gitara. Enjoy the BTS. Alright guys, diba ang ganda? Panalo! For me, sulit talaga siya, as in literal na sulit siya. Price wise, saka quality wise, sulit siya. And I hope mag-release pa ang D&D ng maraming series ng gitara ng Typecast. So ano pang inaantay natin? Kukunin ka ng gitara at papakita ko na sa inyo. At i-share ko na sa inyo yung experience ko kung gaano sarap magkaroon ng gitara to. So, ito siya. Hello! This is Pakoy Fletchero's Raven signature guitar. I believe hango siya sa shape na GMaster. Napakaganda guys, kulay itim. Panalo. Kung meron ko sa personal nito, tiyak. Ang saya mo. Wala pa akong pinapalitan dito guys. Lahat ng parts nito original. So, tinitignan ko pa kung mag-upload ako ng pickups sa guitar pusher ulit. Bala ko siyang gawing bernacle pickups through grip. So abangan nyo yung video na yun pag in-upgrade yung gitara. Pag nag-decide ako i-upgrade yung gitara. But for now, masaya ako sa sound ng stock pickups nito. Price na binayaran ko dito sa gitara na to, sobrang sulit guys. At again, gawang Pinoy boy. Right, so black siya, the GMaster, chromium pickups, chromium bridge, chrome din yung tuning pegs, and then chrome din yung strings. Natural, pero may colored na strings, rusty yun. Pero yun, ang strings na ginamit ko dito, kakapalit ko lang ay Elixir. Focus ka. Yeah, Elixir strings from Lyric. Nabili ko siya nung 88 Lazada. Sobrang sulit. So yun, 12 to 52 ang gauge. So yung mga gitara ko kadalasan 12 to 52 ang gauge dyan. Pagka C sharp tuning, drop C sharp. Okay, so balik tayo dito sa gitara ni Pakoy. Isa sa mga nagusto ko sa kanya guys ay yung logo ng Typecast dito. And then meron siyang Raven na sulat dito. And then yung Typecast na logo sa likod. And also yung name ni Pakoy na nasa sa likod din. Tapos syempre yung logo ng D&D guitar. Yun. Yung neck niya guys ay gawa sa maple. So it perfectly complements the body for me, on my opinion. And then, medyo kumakapal yung neck niya guys, kung mapapansin ninyo. Kaya perfect to sa mga gitarista na fan ng mga kapal na neck. Hindi ko lang alam kung meron version na mas manipis yung neck. Kasi yung square ko kasi manipis yung neck nun. Tapos simple lang siya pagdating sa to electronics. So, three-way, bridge, tapos yung dalawa. Yung dalawang pickup gagana pag nasa gitna. Tapos kapag nakataas yung sa neck pickup. Tapos volume knobs. So simpleng-simple, hindi ka malilito kapag ikaw ay gitarista. So yun. Pagdating naman sa likod, sobrang linis. Gusto ko yung pagkakagawa nung sa likod dahil matindi rin. Yung neck niya naka-bolt. So kung alam niyo tawag niyan, paki-comment na lang sa baba. Hindi ko kasi alam tawag diyan. So yun. All right. So yun guys, fresh from the box, walang upgrade. Sobrang sulit. I hope na mag-produce pa sila nito. Panalo.
Sobrang sulit. I love this guitar. Right. So, pagdating naman sa sound na recording, okay siya guys. As in, sulit din talaga. Sulit talaga yung babayad mo rito. As in, literal na magiging proud of bilang Pilipino na magkaroon nito. At also, galing pa sa idol natin na Typecast. So, huwag ka na magdalawang isip kung ako siya umuha na nito. So guys, i-demo natin yung gitara. I'll be playing along with their song called Kono Yakusoku. Guys, yun lang. Okay guys, salamat sa pagtambay and I hope nakatulong tong video na to para ma-educate kayo tungkol sa gitara ni Pakoy. If you like this video, please don't forget to subscribe to my channel and click that bell icon para ma-notify ka sa bawat upload ko. And don't forget to comment and like this video as well kung nagustuhan mo siya. Feel free to share your ideas sa baba ng comment section para malaman namin kung ano yung inyong insights. Also, please do not forget to follow if you know sa Glass Tone Studio on YouTube, Facebook, and Instagram para ma-notify kayo sa bawat movement na ginagawa namin dito sa Pilipinas. Shoutout to my big brother Pakoy ng Typecast, to Renzo Zacro ng D&D for helping me get the guitar, and also sa D&D Boys. By the way guys, hindi pala sponsored yung video na to. Ginagawa ko lang to dahil gusto ko talaga at napakasarap lang talaga ng feeling na magkaroon ka ng gitarang gawang Pilipino. So yun lang yun. Also, shoutout sa No Good Grow for sending me the shirt. Napakaganda niya. This brand is higher class. Available siya sa Lazada. Straight from Cebu. So if you want to get one, pipaste yung link sa baba para hindi ka na mahirapan mag-Lazada. So yun guys, yun lang. Maraming salamat sa pagtambay. And see you sa next video. Again, it's your boy Manu. Signing out. Peace!